Muli mga brad, so welcome back po muli sa ating YouTube channel. So ang i-share ko po ngayon mga brad ay ang ito po yung pag-welding po ng smaug. So ito pong video mga brad ay para po to sa mga baguhan na welder at sa gustong magkaroon ng idea sa pag-welding po ng smaug. So ito pong nasa likuran po natin mga brad, ito po yung ating welding machine. So ito po ay heavy duty po mga brad. So ito po ay merong dalawang handle po sa kanyang machine. So samahan niyo po ako mga brad sa aking video. Wala na po natin mga brad yung paggamit po nitong welding machine na po ito. So itong welding machine na to mga brad ay ito po ay heavy duty. So ang amperes po nito ay sa 480 amperes po ito. So mapapansin niyo po mga brad, dalawa po yung handle niya, isa po rin sa kanan at isa po rin sa kaliwa po mga brad. So bago niyo po simulan mga brad yung paggamit po nitong welding machine mga brad, so check mo nyo po muna yung tubig po dito sa bandang likuran niya. Ito po yung radiator niya po. So titingnan nyo po muna to mga brad kung may tubig po siya. So minsan po kasi mga brad ay natutuyuan po itong radiator niya. So pagka natuyuan po itong kanyang tubig dito po sa kanyang machine, so mamamatay po yung welding machine. So marami na pong beses po nangyari po sa amin yan na habang naghihinang po kami, bigla pong namamatay yung welding machine. So maaabala po tayo sa pag-welding. So start na po natin mga brad yung welding machine po mga brad. So mga brad no, so makikita nyo po rito mga brad no, ito po yung kanyang diesel. Yan. So meron po siyang laman. So makikita nyo po yung kanyang tubig, meron po rin sa tubig, tsaka yung battery niya po. So dito po mga brad, so mapapansin nyo po, ito po yung digital po yung kanyang numbers po nung amperes. So hindi po ito katulad ng manual po na welding machine na diikot. So dito po mga brad, ito pipihiti mo po ito mga brad. So matitimpla mo na agad, makikita mo na agad yung perahe ng kuryente mo. So yan po mga brad, so sisimulan na po natin yung pag-welding po mga brad. So ito po yung ating welding mask. So ito po yung ginagamit po, kailangan ito po talaga yung ginagamit sa pag-welding. Ito po nga welding mask na to, ito po nga kanyang dark glass. So hindi po kasi pwedeng gamitin po itong klaseng gantong salamin na ginagamit po ng iba. So mas mainam po talaga gumamit po tayo ng tamang welding mask po na sa pag-welding para hindi po tayo masira yung ating mata. Welding gloves, so ito po yung pinaka-importante, so welding gloves. So para hindi po tayo matala sa pag-welding po mga brad. So mga brad no, ito po yung gagamitin po natin na angle bar. Ito po yung weldingin po natin. So ito po yung tinatawag na pag ganito mga brad ay billet welding. So ito po yung angle bar na hinahangin natin. Naka-position po siya ng flat. So pagka-flat po yung amperahe po niya. Hindi po doon sa kapal po nung bakal na hinahangin. So ito po ay fillet welding lang po siya, so flat. So 1F ang tawag po dyan. So yung perahe po mga brad, so depende po sa kapal po ng bakal, pwede tayo magperahe po ng 85. So kasi naman po ay siya po ay naka flat naman po siya. So mga brad no, so sa paghawak po ng handle po mga brad, kailangan po mga brad ay kapatid po tayo sa paghawak pa lang po ng handle. So pwede po yung paganito, kung saan ka po komportable, pwede rin po dito. So kung komportable ka dito, so yun yung ganun gawin mo yung paghawak. So pero kung hindi ka naman po komportable sa ganito, pwede rin po sa ganito. So sa hante, sa ano naman po, sa cable naman po siya mga brad. So ito po mga brad, isa rin po sa dahilan po na nagkakaproblema po sa paghihinang yung cable niya. So kasi minsan po, pagka mabigat po yung cable, nangangalit po yung ating braso. So ang gagawin po natin sa cable po nito, para po hindi po tayo mangalay sa sakit natin itong cable niya po mga brad, ay sasabit lang po natin siya. So para doon, sisimulan na po natin mga brad yung paghihinang. So, wala po mga brad. It's a prank. Pwede na po muna natin
dito sa base. Sa ito pong crowd po mga frat. So titingnan nyo rin po yan, titingnan nyo po rin yung welding, yung ground. Kasi isa rin po yan dahilan kung bakit ayaw po mag-start nung inyong welding. Pagka sisimulan nyo na po. Oo ne. So yun po mga brad, pag nag-start po ng ganyan po mga brad at napandar nyo na po yung welding rod po mga brad, ang titingnan nyo po dyan mga brad yung lusaw at saka po yung inyong dadaanan po. So ang magiging guide nyo po dyan ay yung liwanag po nung welding rod. Pagka ganito po mga brad na naka-flat lang po siya mga brad at pilot weld lang naman po mga brad ito, ay ito po ay hatakin lang po natin yung rod. Hindi na po tayo mag-waving po dito. So titingnan nyo lang po mga brad yung lusaw po nung rod. Sa horizontal po mga brad ay ganito lang din po mga brad, pahatak lang din po siya. So yun po mga brad, so titingtingin po natin tong ating winelding po mga brad. So kaya po merong clear glass po itong welding mask po mga brad, dahil po pag nagtiktik po ng pinaghinangan ay hindi po matalsikan po tayo sa mata. So yun po yung pinakagamit po ng clear glass. So ito po gamit po natin mga welding rod mga brad ay 2.5. So ito po yan. Ito po mga brad ay ang number po nito mga brad ay 7080. So may mga numbers po mga brad ang welding rod po mga brad. So puturo, share ko po sa inyo mga brad kung paano po ang pag-hinang po mga brad. So yung distansya po ng welding rod doon sa base niya po mga brad. Ayan po mga brad, no? So ito po yung base po mga brad. So ito po yung dulo ng rod. So kung ano po yung laki po nitong welding rod po mga brad. So yun lang po yung distansya niya po mga brad. So doon lang po yung naka-steady lang po yun na ganun lang po yung gap niya. So pwede po siyang umangat ng konti. So wag lang po siyang susobra doon sa 5 mm na angat. So pagka sobra naman po yung binabawan niyo po doon sa 2.5, so didikit naman po yung inyong rod doon sa base. So mga brad, yung position po ng rod po natin mga brad ay naka 45 degrees po mga brad sa paganyan. So ito po mga brad, so papakitasin po mga brad kung paano po ang paghinang po mga brad. So naka horizontal po siya mga brad. So yung karahi po natin mga brad ay 85 amperes. So yan po yung karahi rin po natin sa ano, sa flat. So depende po sa kapal po ng bakal. So itutusok nyo po muna yung dulo po ng rod po doon sa pagsisimulan nyo po ng pinang. So pag naitutok nyo na po mga brad, saka nyo ibababa po itong welding mask. So ito naman po mga brad yung 2F. So yung 2 po, ito po yung position po ng ating bakal. So ito po ay naka-horizontal. So yung F naman po, ito po yung pilot weld. So ang pilot weld po mga brad ay ito po yung dalawang bakal po na pinagdidikit po siya. Wala po siyang routing. So tinitingnan po dito mga brad yung ganda po nung hinang at yung kapit po nung inyong hinang. So dito po mga brad, itong horizontal po na hinang po natin ay parehas po ito nung flat po na ating hinang. So pahatak lang po yung ating ginawa at hindi na po tayo nag-wave po dito sa horizontal. So ang babantayan po natin mga brad yung distance po nung ating rod po doon sa base po nung ating hinihinang po. Okay mga brad po, makapapansin niyo brad may pinhole po siya. So doon po tayo magdudugtong. So pagdudugtong mga brad, so isin niyo po rito sa kaan niyo po iibot po dito sa kanyang dugtongan. Dito muna talaga. Hindi mo po mga brad. Isipin mo po muna para matanggal ko yung flash niya po mga brad. So para po sa pagpapa-start po nitong welding rod, lalo na po itong 7018 po mga brad, ay kailangan po yung ating kamay po ay malambot lang po yung pagkakahawak po natin dito sa kanyang handle. Kaya nga po nabanggit ko po kanina, pagka mag-start po kayo, kailangan po yung paghawak po ng handle pa lang po ay kailangan po ay kampante po. So yung braso nyo po mga brad ay kailangan po malambot lang po siya, hindi po matigas po yung braso.
So dito po mga brad ay naka horizontal lang po tayo. So 17-18 po mga brad, pagka maganda po yung hinang po mga brad, lalo na sa ganitong position po ay pusa pong umaangat po yung plaques po nito. So yung sa atin po ito, makikita nyo po yung dugtungan at tinitik-tik pa po natin yung ating plaques. So ito naman po mga brad yung vertical po siya position yung ating plate. So pag ganyan po mga brad, so hindi po sa parehas ng perahin po ng horizontal. So babawas po tayo ng perahin mga brad. So pwede natin gawing 83. So depende po mga brad sa kamay po natin, kung kaya po natin. Bago po nyo i-ano yan, para po mabilis po mag-start po yung welding. So ito naman po mga brad yung 3F. So dito po mga brad, naka-vertical na po yung ating bakal. So medyo malakas po yung ating perahe, kaya yung nag-waving po tayo dito ng pa-circular. So hindi po siya katulad po ng flat at ng horizontal, na hindi na po tayo nag-waving. Dahil pag malakas po ang perahe po sa ganitong vertical po, ay pwedeng tumulo po yung ating lusaw po ng ating welding. Kaya po, sumobra yung keyhole. Kaya kita nyo po mga dugtungan. So dito po mga brad, so makikita nyo po yung ating dugtungan na malalim po. So magkakaproblema po tayo pagka ganun po yung dugtungan. So magkakaroon po siya ng overlap. So mapapansin nyo po mga brad, yung ating takbo ng ating rod po mga brad ay patulak po siya. Dahil ito po ay vertical, hindi po siya katulad po ng flat at saka po nung horizontal. So sa horizontal po mga brad at flat po ay nakapahatak lang po yung ating pinang. So pagka ganito po malakas po ang perahe, so lalaruin niyo po yung inyong dulo po nung rod. So depende po yan sa inyong waving. So ang waving po na ginawa po natin dito is pa-circular. So, para po yung lusaw po ng hinang niyo po ay hindi po tumulo. Kasi po ang tinitingnan po rito yung ganda po ng hinang niyo. So yun po mga brad, so ito po yung dugtungan. Yan po yung dugtungan po natin. So sumobra po yung lalim po ng ating dugtungan, kaya po siya nag-overlap po ng ganyan. Ayan po mga brad yung ating vertical po mga brad. So mga brad, yung mga brad, ito po yung nagbago yung position ng ating plate po mga brad. So naka-overhead po siya mga brad. So ito po yung F4. So hindi po yung Beecher Garden mga brad ha. So ito po yung F4. So kaya po siyang F4 kasi nga naka fillet weld lang po tayo. So fillet weld po yan mga brad. So ito po yung overhead. So yung pagganyan po mga brad, na overhead po mga brad, na pagbabawas po tayo ulit ng perahe. So hindi po sa parehas ng perahe po ng vertical. Kasi po ito po ay overhead. So yung ating hinang ay pwede na lumuwa. So kailangan po yung perahe po nito ay mababa lang. Kaya po brad, so pwede na po tayo sa AC. So kasi po mga brad, yung bakal po natin ay makapal naman po. So pwede na po dyan ang AC after. Ngayon brad, so yung pinakaano po mas kailangan po malinis. So nag-grind na po natin ito, kaya po pwede na po dyan pinangit. So ito naman po mga brad yung F4 or 4F. So parehas lang po yung po mga brad. So ito pong 4F po mga brad, ito po ay naka overhead. So lagpas pulo po yung ating base po ng ating hinihilang. So ang perahe po nito mga brad ay hindi po ito parehas ng perahe po ng vertical. So kailangan po ang perahe po nito ay mahina lang po siya, yung kaya po ng inyong kamay. Kasi po pag malakas po yung inyong perahe po mga brad ay luluwa po yung inyong hinang. So malalaglag po yung inyong
inang po sa inyo. Kaya po, kailangan po yung inyong pera ito mga brad ay mahina lang po. Yung kaya po ng inyong kamay na patakbuhin po yung welding rod po na 18. Kung sobrang hina naman po ng inyong pera, baka hindi na po mapatakbo po itong 18. Kaya po brad, pagka nag-overhead po kayo, ganun din po mga brad. So, meron po siyang pinhole, makikita niyo po mga brad, kaya may lang. So dyan po tayo mga brad nagdudugtong. So ganun din po mga brad bang pagdudugtong. So tatakbo muna po tayo dito sa labas, papasok po tayo pag ganun. So dito na po tayo mag bababad sa pinakadugtungan. Sabay na saka po natin siya itatakbo pa pabalik. So sa apat na position po mga brad, paghihinang po mga brad, ang pinakamahirap po dito ay ito po yung overhead. So ito pong overhead po mga brad ay nakakangawit po ito sa braso. Kasi kailangan mo pong yung distance po ng yung rod po at yung base po ng hinihinang nyo po ay kailangan mo pong mapanatili. Kasi pag naangat po ito mga brad at lumayo po yung distansya po dun sa base ay luluwa po yung inyong hinang. Ayan po mga brad, kaya tingnan po natin yung dugtong po mga brad. Ayan po mga brad yung ating dugtungan, so hindi po siya halatado. Okay na to. So ito po mga brad yung pellet weld na vertical position. So ito po naman po mga brad yung flat position na pellet weld. So naka-layer po yung hinang po nito na parang rice terraces. So shout out po sa huminang po nito kaya Perdi Alarco na taga Laguna. So isa sa mga kasama ko po dito sa trabaho. So ito naman po mga brad yung overhead na pellet weld. So shout out po kay Mark Mendoza na taga Apalit, Pampanga. So ito naman po mga brad yung horizontal na pellet weld. So shout out po sa Bangladesh na si Naharul. So mga brad, so yun lang po mga brad. Sana po ay nagustuhan niyo po yung ating video po mga brad. So sana po may na-share po ako sa inyo po mga brad sa pag-welding po mga brad. So hindi naman po tayo magaling po na welder po mga brad. So tayo po ay marunong lamang po mag-welding. So salamat po mga brad sa panonood po ng ating video po mga brad. So palagay niyo po subscribe na lang po ng ating YouTube channel para po updated po kayo sa mga susunod po nating mga video.